Hello, good afternoon. So ito po pa din po ako. Hindi pa po ako nag-change clothes kasi sayang din naman wala akong ibang mga damit, maubos agad. So ito po, sayang din po yung oras. Andito ako sa garden ngayon. Ang ganda ng panahon. Tapos pag papasok ako sa bahay, iiyak na naman yung mga maliliit kong mga doon. Pinapakain, so hindi na ako makakabalik dito sa garden. So ito po, another concern of everyone, especially kalateyas. So bakit po nalalanta ang kalateya natin? Paano po natin i-revive yung kalateya na lanta? So bakit po sila ganyan? So wala po makakaalam, sila lang po yung makakasagot doon. Kasi po, sila po yung mga primadona ng mga halaman natin kasi ang OA-OA nila. Usually, namamatay pa bago ka bibigyan ng magagandang mga dahon. So, ito po, maipapakita ako. Yung oras ngayon is 4 p.m. So, by the time na matirik yung init mo, yung mataas yung yung init, nagganito talaga yung iba. So, meron naman ako mga kalateya na yung magaganda pa din. Hindi na gagalaw yung mga nila, yung mga dahon. Ito po yung silver plate ko. Ito po yung propagation ko na white fusion. Tapos, yung iba, hindi talaga naglalanta. Pero, meron po talaga ang mga nalalanta na mga kalateya. Ito po. Pero, the question is, are they alive or not? Char English. Ito po. Ito, Manoa Blush. So, si Manoa Blush is patay. Patay na patay. So, kunin natin. Okay? Kunin natin. So, si Manoa Blush, ang nasa kanya is, ito po lahat yung rhizome niya. Ito, oh, hindi po ito lupa. Ito po yung rhizome niya. Kita nyo po, yan, patay na po. Pero, don't be fooled by its looks. Eto, meron siyang pasibol na isa. Sisibol yan, isa. Eto po, kita nyo, ito. Iyan po. So, kahit na nakita nyo na si Kalateya is patay na, dalawa po pala ito. Ito po, oh. Ayan, dalawa. So, kasi, malaki po yung reason niya. Yung reason niya, yung nagbibigay sa kanya ng reason to live. Okay, may forever. Tapos, huwag nyo siyang galawin. Ang ginagawa ko po, ang advice ko po sa inyo, pag ganito na mamatay siya, huwag nyo diligan. Alam nyo naman kung kailan nagdra-dry yung soil. Kasi dito sa amin, para kaming Baguio City, kasi kami dito, malamig yung klima namin. So, yung hangin po namin is, yung malamig yung hangin namin. So, hindi po sila masyadong nasusunog sa init ng araw. Tapos, sa garden ko din po, maraming mga kahoy. So, shaded po siya. So, mas maganda kasi sa kalateya lahat is naka-shade. Kung yung direct to the sun ko kayo, dapat may 70% na net talaga para nasasala na yung sakit ng init, nasasala pa. So ito ha, Manoa Blush, patay pero may dalawang sisibol, buhay na buhay. So ito po yung Jungle Rose ko. So si Jungle Rose ko ay patay na siya dapat yung malaki pero may tumubo. So wag talaga pag ito din po. Pag may mga patay kayo ng mga kalateya, tapos may tao kasi na nabubugnot, yung word niyan, may mga tao kasi na hindi makapag-antay. So ang advice ko sa inyo, ilagay niyo siya sa mga paso ng mga gaganda na ng mga tanim. For example, ito nabubugnot ka na kasi patay na siya. So ilagay niyo sa mga area na hindi niyo siya palaging nakikita. So ilagay niyo 'yan diyan. So after how many months magugulat ka na lang na kinalimutan mo na kasi wala na, patay na siya, pero after how many months is may mabubuhay pa rin siya. The reason ko bakit ganyan yung tinuturo ko sa inyo kasi pag ganito kasi yung nandito pa lang siya, parang frustrated kasi nakakakita kayo ng ganito na
yung ang gaganda na ng nakalinya na sa garden, yung ang gaganda na lahat, ang gaganda. Pero may isang pot na walang laman, isang pot na patay, nakaka-stress. Alam ko po, ganun din po ako, nakaka-stress. So, ito po, lagay nyo sa mga isang, sa ibang area na yung nalilimutan nyo lang, mas maganda yung nalilimutan nyo kasi hindi nyo sila palaging inaaway. Okay, so, ano pa? So, ito yung medallion ko. Kung titingnan nyo, parang patay na medallion Vito. Pero kung bubunutin ninyo, tingnan nyo, may mga dalawang, ano na, may dalawa na siyang babies. So, ito po din po, another tip. Pag bibili kayo ng mga kalateya, kung yung bulsa ninyo wala ng laman, tsaka ano pa rin kayo, ambisyosa pa rin kayo sa mga tanim nyo, ito yung ano ko, yung advice, bili kayo ng mga tag-iisang dahon lang. Ito, Murayta lang po ito, nag flash sale ako nito na 450. Oh, you see, 450, may medallion Vito ka na, tapos isang dahon parang mamamatay, pero sa ilalim dalawa na pala yung baby. So grabe yung na-save mo. Tapos after maybe mga 3 months to 4 months, maglalash na siya, o diba, ang ganda. So panalo ka, ganun. Pero kung tamad ka naman pong kasi yung mga ganito, kailangan din nyo kasi ng time, effort, consuming po ito, kasi nakakakaba din po ito, baka din po mamatay. So take the risk. Hindi naman masyadong kalakihan yung capital, take the risk. Tapos ang sarap ng feeling pag nakita mo yung binili mong parang namamatay na, tapos makita mong ang lulusog na, sarap ng feeling, promise. Ano pa, eto yung sincha ko. So eto po, hindi ko pa po ito tinginan, so tingnan natin lahat. So 1 1 2 3, ah, siya. Wala siyang ugat, pero may baby na siya. Oh, look. Ganito yung sinasabi ko. Huwag mawala ng pag-asa. Oh, you see, si Cynthia ko, ha, from, ito po is from barter ko. Binartiran ko ng crimson. So, ito po. Oh, patay na yung dahon. Wala siyang ugat. Pero bakit? Bakit buhay siya? Kasi po, meron po siyang malaking rhizome. Ang rhizome lang po talaga yung importante. Yung ano din po pala, 'di ba, nagpapa-shipping po kayo minsan. Tapos ang dami kong kanang suki. Mas maigi na kahit na patay yung, hindi man sa akin or sa akin yung nakuha, kung patay na yung kalatean nyo, tingnan nyo lang ang ilalim niya. Pag okay pa yung ilalim niya, mabubuhay din po yan. Huwag na lang masyadong ma-stress. Alam nyo na yung kalateya, masyadong OA. Ito, ha? Oh, you see? So, dalawa. So, meron na ako. So, paglagay nyo sa pot, ganun lang. Simple. Oh, ganun. Tapos, ibalik nyo. Tapos, may nagtatanong, ano ba yung soil mixture ko sa mga tanim ko. So ganito, ha. Kung makikita nyo yung soil mixture ko, sandali. Ito. Look. Hindi po pwede si kalateya na pure cocopit. Bakit po? Si cocopit is wala pong nutrients. Hindi po siya maganda. Tapos absorbent po siya ng tubig. So kung pure cocopit po yung gamitin niyo sa kalateya nyo, tapos mag-water kayo, mataas po yung ano, yung mga days niya na ma-absorb sa tubig, sa tubig yung ugat, kasi absorbent po ng water. Retainer po si cocopit ng water. So, dapat po may garden soil na maliit, tapos may rice hull. Ang reason po kasi ni rice hull is nagbibigay siya ng parang kung sa ano, sa bahay pa, nagbibigay siya ng kwarto, nagbibigay siya ng bintana pala, sorry. Nagbibigay siya ng bintana. So nagbibigay siya ng air passage sa inyong mga soil. So siya yung para hindi compact yung ano, yung ayun.
para hindi compact yung soil nyo sa ilalim, si Rizal po yung ano, yung nagiging bintana niya. So para yung air erosion din po ng ating mga plants is meron po silang air erosion na aagian, ano ba yan? Ayan. So ito lang po, ganito lang po kukupit, siguro tamang-tamang kukupit kung sabihin yung tama-tama. Hindi po ako kasi nagre-ratio, nag-measure ng kukupit ko, rice hull at saka garden soil. Ang ginagawa ko lang, basta po pag hawak nyo ng soil nyo, yung masarap na siyang hawakan, parang buhaghag na siyang hawakan, o that's the time na parang komportable na kayo. Tsaka yung tingin nyo, ang ganda na sa feeling nyo, di yun. Kayo naman din yun yung sisisihin kasi kayo yung naglagay. So, ito po. Ganun. Tapos, pagbalik, palagi kong sinasabi, palagi kong nire-remind na pag magbalik ng tinanggal na kalatea, ilagay lang dyan. Ganun. Tapos, lagyan. Tapos, i-flat yung soil, yung lupa, tapos talang, ganun lang. Walang na-damage na ugat, walang naputol na mga babies. So, ito lang po. So, salamat po at sana po may natutunan kayo sa video ko. 11 minutes na po, masyadong mataas na po para mag-continue pa po ako. Baka naumay na po kayo sa mukha ko. Sorry po, built-in po talaga yung kagandahan kong ito. And please subscribe din po, tsaka yung ring the bell, yung sabi nila ring the bell para makakain po kami ng Jollibee. Salamat po, bye-bye.